Fight safe, fight hard. And now come home safe. We're taking it at 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so good morning, and welcome again sa another Ultra Gravel Challenge 2024 this July 7 dito sa may New Clark City. Ano nangyari sa aking ilaw? Ayun. Dito tayo ngayon sa may 160 km category. So dito tayo ngayon sa may likod. Babantayan natin yung mga pinaka last rider dito sa ating 160 km distance. So kakastart lang natin ng 4 a.m. dito sa may New Clark City. Okay, so nandito na tayo sa may unang trail section or off-road section na ultra gravel 160 km route. So dito tayo sa may pinakahuling mga riders. So ito na yung mga babantayan natin hanggang mamaya, hanggang makatapos, to make sure na lahat is makakatawid. Medyo ma-paddles ngayon yung trail since na naging maulan yesterday, kaya nagkaroon ng mga paddles dito sa mga trails natin. So paglagpas natin dito, pagtawid ng ilog, may tatawid rin tayong ilog mamaya, mababawasan na yung mga paddles na ganito. Oops, 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 oops. Ingat, ingat. Yeah, papunta na tayo dito sa may ating river crossing dito sa may Sitio Dam. Shoutout nga pala kita Sir Dominic Sales, mga team Taktak, mga photographer ng Taktak. Sila yung mga nag-standby dyan sa may river crossing natin sa may Sitio Dam. And meron silang mga pailaw para mag-guide din yung mga siklista or kalahok natin na tatawid dito sa may ilog. Ingat sa tawid, ha? Ingat sa tawid. Medyo malakas yung agos. Madami ba? Last na yan. Ha? Last na. Last na? Oo. Lakas. Lakas. Buti nga, dala kami ilaw eh. Lumakas lalo eh. Oo, lakas eh. Yung sa video nung ano, wala, wala masyado. Oo. Wala na, 80 na lang. Good morning, good morning. Ayan, lumabas na ang ating araw at lumiliwanag na. Dito na tayo sa may Balanti, Tarlac City. Ito yung isa sa mga mahabang paved road na may mga ahon. Kanina medyo thrilling yung mga pangyayari kanina doon sa may river crossing, kung saan medyo malakas yung agos ng tubig, kaya may mga riders na natumba, muntik na mga naanod, pero naka-catch up pa din. At ngayon, tinuloy pa din nila ang kanilang ride. Ayun, so currently nandito kami sa may barangay Tibagan, Tarlac City. Ito yung mahabang gravel road papunta naman sa may Gerona Tarlac. Ito yung mahabang irrigation road ng Tarlac. So dito pa din tayo. Iba na yung mga binabantayan natin ngayon. Yung kasing dalawang couple kanina is nauna na sila. So ito na yung mga bago nating susundan sa 160 km category. Malala ang putik ngayon. Tagulang kasi, tsaka may mga dumadaan truck dito, kaya nagkakaganyan yung daan. Okay, so ito na yung part na nireroute natin. Dati kasi yung original na ruta is dediretso doon. Since nung nag-track ride si Biker Dude, oh, shoutout nga pala kay Biker Dude na nag-heads up sa akin sa mga hindi passable na ruta. Kasi nung last time kasi na niruta ko yun is maayos. Pero nung nag-track ride si Biker Dude is naging putikan talaga, mahabang putikan na section. Kaya ginawa ko is nireroute ko dito sa section na to. Nilis ko yung maputik na part para hindi na madaanan. So ibang section na to, mas mahaba to na off-road. Then magmi-meet din
sa may kabilang dulo kung saan dadaan yung original na ruta dati. Magkirahan lang po. Ayun, so another group yung ating babantayan. Iba na yung nasa hulihan ngayon, pagtawid namin ng barangay Dolores, Tarlac City. Iba na yung grupo na nasa hulihan. So dito may tatlo tayong riders na binabantayan. Isang MTB, isang gravel, and itong nasa hulihan, isang electric BMX. Ayun. Sana ito makatapos yung e-BMX kasi issue dito yung battery, baka maubusan. Pero mukhang naka-set up naman. Mukhang kakayanin naman yung 160 kilometers. Alright, talahiban section! Diretso! Sinundan nyo ba yung trail kaliwa? Ada kanan? Kanan, pasok sa barangay. Medyo nagkalituan sa ruta. Kala nila naliligaw na. Pagdating sa split, kakanan. Nagkalituan sa daan. Singit ako, singit. Sige sir. Ayan, kakanan dyan. Kanan. Mauna ka. Mauna, dito, tara. Medyo nagkakalituan sila sa mapa kasi yung daan kasi natatakpan ng talahib since na naging maulan. Nagsibagsakan yung mga talahib sa daanan namin. Kaya nagkakalituan sila sa ruta. Ayos sila. Sundan niya lang. Paano kayo mga pagnabigit? Yay! Ingat. Sundan niyo lang nasa unan. Wala na sir sa likod. Ang buong grupo na ngayon na nasa likuran since na merong nagkalituan sa daan, kaya naging buo ngayon yung mga bikers na nasa hulihan. Papunta na kami ng Santiago, Gerona, Tarlac, unang barangay after ng Tarlac City sa ruta natin. Ayan si Sir Jefferson Chua, ni-rescue natin dito sa may boundary ng barangay Santo Niño yata to, then Santiago, Gerona, Tarlac. Nasiraan siya ng crankset. So, napilitan siya mag-bail out. Okay ka na dyan, sir? So, no choice kung hindi natin siya isakay kasi nandito pa kami sa gitna ng kawalan eh. Buti nandito pa ako sa likod. Kundi ha, sir, tatagal ka dun. May ano ka na, sir? Instant sag. Nandyan ba? Okay. Pwede rin, oo. Ibigay mo na lang yung pin location mo. Anda, ako ka? Okay. Ang lalim ng putik kanina, nagulat ako. Lubog ba? Lumubog yung makin ako. Tsaka kanina, ilang beses ka na rin huminto eh, no? Dalawang beses na tanggal yung katin. Oo. Dahil nawawala na sa position, no? Lumalabas na yung spindle ng crank arm. Oo. Hindi, wala. Sira, nasiraan. Oo, nasiraan. Thank you. Kuya, wala na. Wala na. Kung gusto mo, diretso tayo kay Gabay o dito na lang. Ang angalay ka na. Andiyan, pwede ka mag-relax dyan. Tagumbaw Bridge. Yes, Tagumbaw. Pero na Tarlac.
Sabi mo yung katawid ng bridge may mga kainan, kaso wala pa lang, sarado pa rin tindahan dito. Yun o, yun, dun. Gusto mo dito o dun? Yun, bukas dun o, alas dun safe ka. Mas okay may tao kaysa sa wala. Maraming salamat. Ingat ha, tuloy na ako sa mga ano. Ingat sir ha. Update, message mo ko sir, pag okay ka na ha. Sir. Okay, so tuloy na ang biyahe natin. Tulungan natin si Sir Jeff. Papasundo na lang daw siya sa misis niya. So, ganun talaga. Ang nangyari kasi sa kanya, yung spindle, yung gear, yung spindle or yung saan mo kinoconnect yung kabilang crank arm sa crankset is loose thread. Wala na mga ngipin. Kaya lagi na natatanggal yung kanyang mga or yung kanyang crankset na natatanggal na uhulog. Ayun, so tuloy na tayo. Biyahe muna tayo. Ayun, so inabutan na natin yung last rider dito sa 160. Si Sir Jefferson is na-secure na natin yung location niya. And magpapasundo na lang siya sa kanyang wife. So ito na muna yung babantayin natin sa ngayon. Then tingnan natin hanggang makarating tayo ng checkpoint number 1 sa may Ramos Tarlac Covered Court. Babaw lang po yan. Babaw lang po. Cementado naman. Okay, 7 kilometers to go before checkpoint number 1. Dito na tayo sa may ilalim ng T-Plex. Kaliwa! 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 Dito, sa off-road, off-road. Sa harap pala makina niyan, no, sir? Sa harap pala makina niyan, no? Ay, ginawa mo lang. Ang galing ha. Masusubukan mo ngayon. Katabi na natin yung T-Plex. Dito tayo sa may papuntang Ramos Tarlac. Yung may maraming plantation na mangga. Good morning po. Ayan, so nandito na tayo sa may Bukuhan. Ayun, so last group of riders approaching the first checkpoint of the 160 kilometer route dito sa may Ramos Tarlac. Sir, basta. Kumusta yung ano? Nagpasundo sa wife niya. Alala? Nagpasundo sa wife niya. Okay, sige. Mas malapit lang siya. Oo. Malapit din ko rin lang pala. Oo. Oo. Pero okay na siya. Last na yung mga tayo. Okay. Okay na siya. Okay. Hinatid ko lang siya sa magandang spot para safe siya. Okay. Okay, dito na lahat ng mga riders. Last riders of 160 sa first checkpoint. Selfie. Master, kumusta? Walang lahar, no? Putik marami. Alright, so tuloy na ang ating ride. Tapos lang natin sa may checkpoint 1 sa may Ramos Tarlac. And nandito na tayo ngayon sa may Gimba, sa may Maybubon, Gimba, Nueva Ecija. So iba na naman yung mga sinusundan natin ngayon sa may last riders ng 160 kilometers. Ayun, so update lang, nandito pa rin tayo sa may bayan ng Gimba, Nueva Ecija. So iba na yung binabantayan natin ngayon. Is a rider of 160 kilometers from Singapore. Ayan.
Ito yung ni-report na ruta sa akin kagabi or kahapon na sobrang putik daw ngayon. So tingnan natin kung anong itsura na. Kasi last time nung nagbike din ako dito, yung gabi before yung araw na pagbabike ko, isabi din ng mga lokal is umulan din na malakas. So meaning, ganun din ang nangyari. Kasi nung dumaan ako, istuyo naman yung ruta, hindi naman maputik. So okay na okay lang. So tingnan natin kung anong mangyari pagdating doon sa may dulo. Doon yung may mga putikan na section eh, doon sa may dulo bago makalabas ng highway. Okay, so mukhang meron tayong susundan na panibagong rider. Mukhang ma-overtake na ito ni rider from Singapore. Ito naka-MTB. So ito na yung susundan na susundan natin or babantayan. Ito na yung part na putikan eh. Pero kung basa ito, hindi siya jackhammer. Yan, maputik. Ito, isa sa mga Lodi, naka-single speed. Ngayon ko lang napansin. Kung mapapansin nyo, yung gearings ni Sir is naka-single speed. Grabe. Halimaw. Yes, putikan yung section, pero rideable pa naman tong ganito. Kayang-kaya pa naman. Halimaw, si Sir naka-single speed. Okay na po. Last na po. Sige po, sir. Tingin po. Tingin po. Tingin po. Wala na po. Maputi ko eh. Nahirapan sila. Oh, salamat po. Napakabait talaga ng mga tao, mga lokal. Andang tumulong. Dami nyo ah. Ilang wala na. Bus na. Tapos na ba? Bus na. Nag-skip na ako para agad ako makarating sa dito sa may second checkpoint sa may Villa Bacolor. Sobrang nakantok ako eh. Pahinga muna ako dito. Nakamotor na ako, nalaspag pa ako. Pagod na ako. Diyan pa sila sa likod. Malapit na. Medyo, medyo. Paikot pa sila. Nag-shortcut ako eh. Pero malapit na. Oh. Matibay rin ano? Matibay rin. Malapit na yung BMX. Direkta na tayo ng last checkpoint. Doon na natin sila hintayin lahat. Okay, so time check natin is 4:08 ng hapon. And kakadaan lang natin ang Estancia de Lorenzo Tarlac. And ito. Sinusundan na natin itong pinakahuling rider ng 160km category, which is itong si Sir na naka BMX na electric BMX from Mandaluyong. And so susundan na natin siya hanggang makabalik siya or makatawid ng finish line sa may Nuclark City. Mukhang mahahabol mo pa yung isa. Mukhang mahahabol mo pa yung isa. Dire-direcho, dulo, kanan, NCC na yon. Lapit na lang. Lapit na, 2 kilometers. Konti na lang.